Guys, today nandito tayo sa Ortigas, dito sa Ecomax na showroom to check out the Xiaomi SU7. So, this is probably the first time na makikita natin here in the Philippines live ang Xiaomi na vehicle, yung bagong first ever kotse na nilabas si Xiaomi. So tara, samahan niyo ako. So nandito lang siya sa ADB Avenue here in Ortigas. So basically, this is a showroom ng Tesla. So you'll see all the Tesla models dito. Okay, so hopefully soon, makapag-test drive tayo ng Tesla. No? But today, focus lang tayo kay Xiaomi. Okay, so hanapin natin kung saan nandito si Xiaomi na SU7. So nandito tayo sa back end. So ayan na. Oh my God, ito na. So ito na guys, finally, Xiaomi SU7 live here in the Philippines. Ayan, walang lokohan. Xiaomi logo talaga, nakita natin sa hood. No? So makita natin, design niya is looking really nice in person. I honestly say na it looks not far no sa mga nakita natin mga Tesla dito. No? And this one costs around mga 3 million pesos here in the Philippines. Okay, so we'll be checking yung gulong niya. Ano siya? Michelin, yung kanyang gulong. 245 over 45, R19 siya. And okay yung kanyang mags, ah. Plus, meron pa kang Xiaomi logo dito sa gitna. No? Then, ito yung ano niya, entry niya, NFC. Okay? Which yun yung pinapakita ni CEO Lee Jun nung launching, no? Probably kung napanood ninyo. Ayan. So, ito, tatry natin mag-charge din later using yung terminal dyan ni Tesla. Yan, kita nyo. Okay, tatest natin later. Okay, so dito naman sa likod, we'll see na, yan, Beijing Xiaomi. Yan, malinaw. Okay, reflector. And here's another Xiaomi logo. Yan. And ito yung SU7. Mamaya buksan natin likod o, para makita natin yung trunk niya. And this is how it looks dito on top. Okay. Yan. Okay. So may moonroof siya. Which later titingnan natin from the inside. Okay. So looking at the passenger side. Okay. Halos ano na naman siya, no? Not far from the other side. Wala mga ibang special feature na makita dito, no? Mm-hmm. So, and this is a full glimpse ng Xiaomi SU7 here sa likod. Ayan. And a full glimpse of the Xiaomi SU7 dito sa side. Okay? Ito naman ang full glimpse dito sa harap. So, after nito, papasok tayo. Titingnan natin inside niya. Okay? China Roam, Global Roam. Tara, malalaman natin. Okay? Bukas natin. Yun. Gusto ko i-try yung NFC niya. Paano pumasok na NFC? Try ulit natin. Ito yung NFC card niya. No. So, you need this para umanda na yung kotse. Okay? So, try natin. Okay, so take 2 tayo. Hawak na natin itong card mismo. Papasok tayo. Ayan na. Nakasara. Pag tap natin, bubukas yan. Ayan. Oh. Ayan, bumukas na yan. Uy, tingnan natin ilaw. Ayan, ganito itsura ng ilaw niya, no? Up front. Ayan. So, normally, after ilang seconds, maglalock na yan, no? Pero, siyempre, pasok muna tayo. Ayan. So, kita natin, frameless ang kanyang, ano? Ayan. Mirror. Okay, frameless. So, magandang kanyang color, ah. Very sporty. Black and red combination. Looks very nice. Dito lahat ng controls, no? Ito yung pang-eject ng pinto. Okay, you have your speakers here, Xiaomi. Dolby Digital kaya? Hindi alam. But, ito na. Oh my God. China Roam. Ako, na kaya ko i-decode. I'm not quite sure kung kayo. Pero, HyperOS siya, by the way. No? So, I'm pretty sure pag meron kang Xiaomi phone, just like me, meron Xiaomi 14 Ultra, you can easily pair it dito. So, lahat ng controls na nandito, no? Kuryente. Okay.
So we have 93% pa na kuryente dito. Sa kanyang door lock. Okay. Yan yung mga ibang controls niya, no, which ang makaka-explain ng neto is itong dealer. Yan, pwede ka mag-voice command, okay? Dami ng speakers ah inside. Okay. Sa kanya music. Brightness na itong screen. You can use dark mode kung gusto mo. I prefer dark mode. Looks good. Yeah, guys. Oh, ha? Dark mode. Okay. Pwede ka mag-connect via your... pwede ka mag-CarPlay. I'm pretty sure pwede ka rin mag-Android Auto. And if you have your Xiaomi phone, you can easily pair it here. Which I don't think papayag din sila. Okay. So, yeah. These are probably some of the things na pwede mong kalikutin dito. Which is everything nandito naka-controls na. So, it's hard for me to show you everything here. Medyo malapit tayo dito. Okay, so this is basically the steering wheel. Xiaomi na logos here. Okay, pwede may drive mode siya dito. You can have all of your other controls dito. This is for the, I think this is the wiper. Ito naman ang kanyang shift knob. Okay, RNND. Alam na natin yan pag driver ka. And yeah, naka-park mode tayo right now. Nakabuksan natin ano. And the temperature is 30 degrees Celsius outside. Ito is NFC port niya. I'm not sure if this is a wireless charging for smartphone. Malalaman natin, no? Lagyan natin ng smartphone kung magwa-wireless charge na. Yan. And wala. Ulitin natin. Wala rin. So, hindi siya wireless charging, no? Ah, ito, dito pa nakikita, Xiaomi HyperOS 1.1.12. So, I'm pretty sure na pag pinair ko ang aking Xiaomi phone dito, magko-connect siya seamlessly, no? So, I have yet to figure kung paano natin ko-connect to, but later siguro papakita ko sa inyo. Meron siyang mga maps dito na pwede mo connect. I hope this is a kaya ma-read yung local map. I'm pretty sure kasi dahil wala siyang internet connectivity, kaya wala siyang makita. And this is basically everything inside. So, kita mo, from the side, yan. This is from the rear. Kita natin yung rear. Pwede mo nang tingnan yung harap. Okay. Ayan. This is what yung view naman natin sa harap. So, there's two camera. Isa sa harap, isa sa likod. Yan. Pwede mo nang easily control lang naman yan. So, yan pala dito. On the side kanina, kita nyo may dalawang camera. Okay. So, yan. These are the two camera sensor. Ah, just sa ilalim ng ano yun. Sa ilalim ng side mirror. Side view mirror. Yan. Okay. So, here are other controls. Yan. CarPlay. Xiaomi videos. Okay. There some of the basic things na pwede mo makalikot dito. Okay. So, checking dito sa aking side. This is the start-stop button. Temperature button, and this is the aircon button, yung fan button. Pwede ka maglagay ng dalawang cup dito, and here on this side, pwede ka maglagay ng mga gamit mo. Okay, some basic stuff. So, lipat tayo sa kabila. So, tingnan muna natin ang passenger side dito. Yan, it looks just like yung sa harap lang naman. Then, what's nice dito sa kanya is sobrang nice ang kanyang design, no? Yung leather finish siya dito is red. Very, siya, mala racing theme. And ito rin, no, something that you would consider is ang ganda nito. I'm not sure kung pwede mong lagyan ng something dito. So, tinignan naman natin. Doesn't seem na meron tayo pwede ikabit dito. Maybe an additional accessory in the near future. No, kala ko may charging port dito or may phone stand na pwede mong gamitin. But, well, honestly, wala ako nakita. And ito naman itsura from the inside pag tinignan mo yung door. Okay. So dito sa likod, this is the camera kanina nakita natin. This is the button para umangat siya. Yup. Yan. So one thing to love din dito sa kanya is sobrang spacious. Unlike yung mga normal na mga sedan, hanggang dito lang siya. Pag ito lalim mo, oh, diba? Ang dami mo pwede lagay dito, groceries, pwede pang dalawang dalawang trolley ng bata, pagkambal yung anak nyo, pwedeng-pwede. Yan, meron ka pang dito. Okay. Cigarette charging port.
Meron pa siya dito pang lagyan ng tools. You know, may hook dito in case you need it. Very spacious. That's what I can say dito sa kanyang likod. So okay, take two tayo. Meron pa tayong hidden feature na hindi pa nakikita. Kita natin dito. Yeah. There's something here. Pag hinila mo to, ang lalim. You know, toolbox. Ice chest, pwede ka maglagay dito. Oh, lalim mo. Masur-surprise kayo once na binuksan ko yung harap. Yun ang big surprise. Okay? So, dito sa likod, pwede mo pa expand to. Yan. There's something na pwede hilain dito. Ito. O, yun o. O, see? Kung meron kayong mga mahabang object na gusto nyo isakay, pwedeng-pwede o. Sobrang spacious. Baba natin isa para makita natin. Hala. Hala. Lalim. Pwede ka matulog dito pag nagka-camping, I'm pretty sure. Bili ka lang ng ano, ng sleeping bag. Higa ka. Basta siguro mga nasa 5'7" ka siguro kasya ka na dito. Pero pang mga 6-footer, I doubt. Okay? So, yeah, sarama na natin. Ito lang, press. Goods. Ito last, tingnan natin ang passenger side before nating tingnan ang harap. So, very simple ang passenger side, no? Lahat to, electric controlled. Yan. So, yan. So, pag gusto mo abante, abante siya. Okay? Yan. Very nice, very roomy. Yan ang masabi ko. Okay? Ito panglagay ng mga documents. No? And dito may hangin lumalabas dito, which is very cool. Wala na siyang ano ah, pansin mo sa kanya, wala na siya yung mga aircon na vent dito. Wala na, pero buo siya oh. Yeah. So equal ang distribution ng air dito sa kanya. So ito ang kanyang low beam mode. Talagay natin sa high beam. Sige, yan. So pag high beam, kita mo ilalim. Actually, hindi na makita na aking camera no. Ilaw itong dalawang LED bulb sa baba. Pero by default, itong sa taas, dalawa nakailaw. Then meron siyang DRL dito. Yeah. So right now, buksan lang natin yung hood. Ito. Whoop. Yeah, nakaangat na. Dito kayo masur-surprise sa harap. 1, 2, 3. Anak ng weteng, walang laman. Oh. Walang laman. Nasaan yung engine? Wala. Nakatago daw sa ilalim, sabi nila. So you can see, 21,000 RPM, 220 kW, tapos, I'm not sure, 400 Nm. Okay. And it's designed by Xiaomi. Okay. So, sige, makicharge muna tayo kay Tesla. Tatanggalin na natin. Okay. So, punta lang tayo dito, all the way. Open Sesame. Yan. Okay. So, kakabit lang natin siya. Ganito. So pag nakita mo mag-green siya, nagbi-blink, it means it's charging. Maantay lang tayo ng saglit. Yan. So pag nakita mo na siya nag-green, blinking, pag blinking green na siya, it's charging. Ganun lang kasimple. Bibili ka nga lang ng charging terminal. Worth 50 plus thousand pesos kay Tesla. So yan guys, it's a wrap. So nakita na natin yung capability neto, Xiaomi SU7. So if you're interested to buy, punta lang kayo dito sa EcoFlow, dito sa Ortigas ADB Avenue. And yeah, sa next, ibablog na natin si Huawei na vehicle. So, I'll see you then. Bye!